150 ko, yung 150 pesos ko, inaabot na ng 6 days ko yun. Balikan yun. 6 days. Grabe, sobrang tipid pala nun. What is up, you guys? Parang hindi yun ang intro ko ah. Kamusta mga tol? This is Sherman, JTV again. Sa mga may hilig sa motor dyan, eto, magre-review na naman tayo ng motor. At marami nagtataka kung bakit marami ang meron ni Honda Beat. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa malayo. Sasabihin ko sa inyo ang sikreto mga tol. Bibigyan ko kayo ng isang quick review dito. Alright? So, mura sa kanyang first impression, basic specification, at titingnan natin, have a quick test drive. Tingnan natin yung handling niya kasi isa yun sa pinagmamalaki nito. Alright? So, basic specification tayo. Let's go! Mga tol, sasabihin ko sa inyo kung bakit marami ang nahuhumaling dito kay Honda Beat 110 Fi 2018. Kasi bukod sa ang presyo niya ay umaabot lamang ng halos 70,000, ay sobrang sulit ito kapag kasasingitan. Marami ang mga mamamayan sa atin ang pinipili ito dahil ayaw nilang malate sa trabaho. Si Honda Beat mga tol ay merong 4-stroke, air-cooled overhead cam, at ito mga tol ay mayroong bore stroke na 50.0mm by 55.1mm. Meron siyang seat height mga tol na 740mm at dry weight na 92kg. Ang kanya namang brake system mga tol, sa front ay meron siyang hydraulic disc brake at sa rear naman ay mechanical leading. Meron siyang fuel capacity mga tol na 4.0 liters. At syempre mga tol, ang kanyang front suspension ay telescopic fork. Sa front tire naman, meron siyang 80x90x14 at ang wheels type niya ay tubeless na. Kaya naman sobrang tindi nito sa daan mga tol. Kaya kahit ma-flat ka, ay madali itong maayos. Meron siyang maximum horsepower mga tol na 7,500 RPM at maximum torque na 6,000 RPM. Ang kanyang rear suspension, unit swing, at ang rear tire ay mayroong umaabot na 90x90x14. At ang kanyang overall dimension mga tol, mula length, width, and height ay umaabot ng 1,856mm by 665mm and 1,068mm. Ang kanyang minimum ground clearance ay umaabot na 146mm. Combi brake system. Kaya naman sobrang dami ang nauhumaling dito. So proceed na tayo mga tol. Check natin ang kanyang first impression. Let's go! So ayan, natapos na yung basic specification natin. So pasok na tayo sa first impression. Check natin yung ignition niya, yung kanyang panel gauge, at yung kanyang compartment at yung battery kung saan nakalagay. Okay? Bigyan ko kayo ng ilang idea. Check natin mga tol. Okay? So, ayan. Kung makikita nyo dito, mga tagumpay. And, yung panel gauge niya, sobrang simple lang. Analog siya. Tapos, andito yung digital niya. So, buksan natin mga tol. Una na natin i-explain itong kanyang ignition, mga tagumpay. Dito sa ignition niya, kung mapansin nyo, unlike sa mga bagong unit ngayon, mga tol, mayroong pinipindot na button dito. Ito wala, manual siya mga tol. Kaya kailangan nyo, pag ilalak nyo siya, itataas nyo lang siya. Pupush nyo lang siya pataas. So nakalak na yan. Kailangan nyo na ng susi mga tol. Itong susi, ayan, para i-unlock siya. Ayan, di ba? Tapos susian na natin siya para mabuhay. So check natin, pakita na natin itong panel gauge niya kung paano pag nabubuhay. Ayan, papalo yung kanyang kilometer per hour. Okay? So dito naman makikita nyo mga tol, nandito yung signal light niya, tsaka yung high at low na logo. Tapos andito kung makikita nyo, makikita nyo yung odometer niya mga tagumpay, tsaka yung fuel system niya kung ilan na lang yung gas nyo. Okay? So nandito yung temperature nung kanyang engine. Alright?
So yan lang naman, ganyan lang naman kasimple yung kanyang panel gauge. So dito merong logo, mga tol, ng Honda. Right? So dito naman mga katagumpay, kung makikita nyo dito sa mga button dito, kung makikita nyo, andito yung signal light niya na high tsaka low. Okay? Yung high tsaka low niya, andito. Tapos, andito yung kanyang busina. Okay? Mapansin nyo, stuck siya. Tapos, andito yung kanyang signal light. Alright? Ayan, kung makikita nyo, kapag nag-signal light siya, ayan, mag-iilaw siya dyan. So, ibig sabihin, naka-signal light kayo. Okay? So, nandito naman yung start button niya. Eto. Tapos, syempre, yung throttle niya. So, ayan, dito naman sa, makikita nyo, mga tol, sa kanya namang, ayan, makikita nyo ako, hello? Ayan, sa kanya namang side mirror, standard yan, mga tol, 5-finger, pasok yan sa LTO requirements. Okay na okay yan, mga tol. Ayan, kung makikita nyo. Tapos, pakita din natin, tol, yung kanyang dito, yung kanyang sa front niya kapag ka nagsisignal light. Pakita natin, nagsisignal light. Okay? Buksan natin para makita natin. Okay, pakita pala muna natin, tol. Pakita pala lang muna natin. So, mga tol, meron siyang safety start. So, ibig sabihin, kapag ka naka-stand siya, hindi siya mag-i-start. Okay? So, kailangan tanggalin muna natin yung start. Yan. Para mag-start siya. Ayan. High. Ayan. Low, high. Diba? Low, light, high. Okay? Tapos signal light, kung makikita nyo. Ayan. Bulb siya lahat. Okay? So, ayan. Pakita natin. Patayin muna natin. So, mga tol, dito, papakita ko muna sa inyo, mga katagumpay. Kung mapansin nyo, lahat ng ilaw ni Honda Beat ay bulb type. Okay? Bulb type lahat ng ilaw niya. Pero dito kung makikita nyo mga katagumpay, dito sa front fairings niya, pinahanga ako kasi hindi siya nagpapahuli sa mga bago ngayon. Okay? Sobrang sobrang sexy lang niya. Ganun siya kalupit sa daan, kaya sobrang madami ang naaaliw dito kay Honda Beat. Kaya marami ang naaaliw sa kanya kasi madali siyang isingit sa daan. Alright? Hindi kayo malilate. Kaya maraming mga nagtatrabaho sa malayo, ito yung pinipili kasi anytime na magta-travel sila, kaya nilang lumusot. Kasi nga, maliit yung type ng motor na ito. Okay? So, yun lang. Check natin yung kanyang compartment. Tingnan natin. Alright? So, kunin natin itong susi. Okay? Isang disadvantage ni... Actually, hindi naman talagang disadvantage ni Honda Beat. Unlike sa mga bago ngayon, pinipindot na lang or pinipress na lang ng counterclockwise yung susi natin para mabuksan itong compartment. Pero dito, manual mo siyang bubuksan, mga tol. Andito yung kanyang susian. Okay? Clock, ano nyo lang ng clockwise, tapos magbubukas na siya, magtitik na siya. Ayan, mga tol. Mapansin nyo, andito yung gas tank niya. Okay? Unleaded. Amoy unleaded. Ayan. Tapos, dito, isang disadvantage niya, mga tol. Siyempre, sobrang sexy niya. Huwag natin i-expect na malaki yung kanyang compartment. Okay? Talagang maliit lang. Ang may ilalagay lang natin dito, tools, gloves, jackets, or yung sa pang-rain nyo, raincoat. Yun lang, tapos baso. Siguro sa akin, mga nasa ano to. Check natin kung ilan ang kanyang load. Gas. Walang nakalagay. Pero tingin ko nasa ano lang to. Ilang liters lang to. Siguro mga nasa 8 liters to 10 liters. Kasi sobrang liit lang niya, oh. Dalawang dangkal lang, mga tol. Okay? So ayan. Tapos isang advantage niya. Okay, magsabi naman tayo ng advantage niya, ha. Tapos na tayo sa disadvantage. Yung kanyang battery, andito. Sorry, hindi ko nakita yung ano. Andito yung battery niya, mga tol. So, hindi nyo na kailangan, mga tol, buksan itong, kasi usually, binubuksan pa itong sa may compartment niya. Hindi nyo na kailangan buksan yung compartment niya. Nandito na siya. Okay? Nandito na siya. Bubuksan nyo lang to, nandito yung battery niya. Alright? So, mga tol, dito naman, pakita ko sa inyo, meron siya din dito na hindi naman kalakihan, pero sakto lang ang isang kamay na isang compartment na maliit. Okay? Yan o. Diba? Maliit na maliit lang siya. Kaya yun. O, diba? Tapos dito, meron siyang sabitan dito kapag mamimili kayo sa palengke, pwede nyo isabit dyan. Okay ba?
Okay? Tapos, pakita ko naman sa inyo mga tol. Ito naman sa kanyang rear light. Kung makikita nyo, ganun lang siya. Bulb type lahat siya. Walang LED kay Honda Beat. Okay? Kasi nga, model siya ng 2018. Okay? Kaya, bulb type siya lahat. Alright? Tapos, pakita ko naman sa inyo mga tol. Dito naman sa fairings niya, sobrang simple lang. Hindi ganun ka-komplikado tulad ng ibang motor. Sobrang sexy lang niya. Tapos, yung shock niya mga tol, kung makikita nyo, pakita natin. Single shock lang siya. Ito, tulad ng sinabi ko sa basic specification niya, single shock lang siya. Okay? Tapos, foot peg niya. Ayan. Andito. At, isa pa mga tol, ang isa pang advantage ni Honda Beat, kaya maraming bumibili sa kanya. Unlike sa mga bagong motor ngayon, meron siyang kickstart. Okay, ito yung hinahanap namin. Ako kasi naka-NMAX ako mga tol. Naka-NMAX ako, pero ang pinagtataka ko, bakit tinanggal sa amin ang kickstart. Napaka-importante ng kickstart, pero si Honda Beat meron siya nito. Okay? Ayan, meron siya. Meron siyang kickstart dito mga tol. Tapos so yun, all around din lang naman mga tol. Sobrang lit lang niya. Pakita ko rin sa inyo mga tol, kung gano'ng kalaki lang siya sa malayo. Ayan. Tayo ay, ang height natin ay 6. Okay? Ito tayo. Okay. 6 ang height natin. Ayan. 6 foot ako. Hanggang dito lang natin siya. So, kitang-kita nyo, kahit ilayo ko yung paa ko, hindi ako nagtitiptoe. Okay? Kahit ilayo ko yung paa ko, tingnan mo. Hindi ako nagtitiptoe. Kasi nga, advantage nyo to sa malalaki. So, para sa akin, hindi siya ganun kaliit, na sobrang liit, saktong-sakto lang. Komportable pa rin ako pagka ginagamit ko siya. Okay? Advantage to. Sa mga 5'9 pababa, saktong-sakto lang. 5'9 pababa, saktong-sakto. Nire-recommend ko to sa mga 5'9 pababa. Okay? Maganda-maganda to. Tapos sa mga 5'10 pataas, medyo alangan na. Pero, hindi ko alam, unlike sa Click 125 na ni-review natin before, sobrang komportable ako dito kaysa dun sa Click 125. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Pakita naman natin dito yung kanyang space dito mga tol. Pares lang ni Click 125, medyo makipot na sa akin dito. Although pwede tayong umusod dito, pero makipot pa rin. Bakit? Sabi nila OA daw yung ginawa ko kasi pwede pang umusod. Kasi pag umusod ako, maluog nga naman daw. Pero ang pinopoint ko mga tol, kapag lumikaw ka, tatama sa tuhod mo. Okay? Kapag ka 6 foot ka, kahit umusod tayo ng sobrang usod at maluog na, kapag umusod tayo, tatama sa tuhod natin. Ayan, pwedeng mag-cause ng aksidente. Okay? Ayan ang sinasabi ko mga tol. Ayan, pagliliko tayo, pwedeng tumama sa tuhod. So, madagdag ko lang mga tol, dito sa gulong niya, meron siyang 80 by 90 by 14. Okay? Tubeless na siya. At isang magandang advantage ng isang motor yon na tubeless siya. Okay? So mga tol, kanina hindi natin na-explain yung luggage box niya tsaka yung glove box niya. Kasi, dito pala nakalagay. Ayan o. Kung makikita nyo, glove box and hook 1.5 kg or 3.3 lbs at ang kanyang luggage box ayan, ay 10 kilo. O, tama tayo. Diba? Sabi ko sa inyo, hula ko pa lang, tama na, nasa 8 to 10 kilos yung kanyang compartment. Okay? So, ngayon mga tol, subukan naman natin. Try natin kung maingay ba yung tambucho niya. At check din natin mga tol, yung kanyang handling. Okay? Peace! Game, mga tol! Subukan natin! Ayan, bukas ang ignition. Ang panel gauge pala, sorry. Ayan, pasensya na, medyo maingay sa amin ha, kasi bawal tayo sa daan. At kasi lockdown pa rin ngayon. Day 16 na lang lockdown dito sa Laguna. Okay? So, subukan natin dito lang sa looban namin. Check natin yung handling niya. Isang kamay lang gagamitin natin kasi may hawak tayong camera. Okay? Sobrang liit niya, oh. Unlike yung NMAX ko kasi, mga tol, papakita ko sa inyo. Unlike yung NMAX ko, ito, kita ko agad yung likod. Ayan, oh.
Tapos sobrang slim lang niya. Ang liit lang nung spacing niya dito, mga tol. Ayun, no? Liit lang. Tapos sobrang kipot niya, kaya ang sabi ng iba, madali siyang makakasingit sa daan. Okay? So, yun lang, mga tol. So, subukan natin yung handling niya. Kung smooth ba ito, yung handling niya. Ayan. Diba? Ano? You know? Oh, ganyan kakipot lang, oh. Ayan na agad, oh. Unlike sa NMAX. Okay? Subukan natin, mga tol. Tulad na sabi ko, tumpa ako. Oo. Ayan. The best. Aso. Okay naman siya. Okay, pakita ko rin sa inyo. Okay naman yung handling niya, mga tol. Ikot muna natin ng isang ikot. Ayun yung mayari, mga tol. Ikot tayo, ikot muna. Ayan. Sobrang dali lang niyang ilusot. O, diba? Parada muna natin, mga tol. Patulong natin yung mayari. Tol, thank you, ah. Magkano nga ulit to? Magkano cash ito? Interview natin yung mayari. Eh, si shoutout na muna kay Binet Tenorio. Tol, thank you. Magkano cash niya? 68 pare, 68. 68? Saan mo siya nakuha? Sa motor trade pare, sa Balibago motor trade. Balibago motor trade. Kasi no? Kinash mo ba yan? Cash? Hulugande, hulugande. Actually ano, matatapos na yan ngayon. 3 years yan pare. Kamusta naman performance sa daan? Pag nilulusot, kasi sabi ng iba madali daw ilusot, kaya maraming bumibili niyan eh. Oh pare, maano kasi siya magaan. Kumbaga sa mga katawang tulad ko, yan, perfect yan. Perfect. Yung gas, kamusta naman gas? Napaka-tipid, no? Diba sabi ko sa inyo, mga tol, kaya maraming bumibili ni Honda Beat kasi sobrang tipid niya sa gas. Magkano? Halimbawa, 200 or 150, ilang araw, ganun? Pare, ang takbo ko lagi ay mula dito sa amin hanggang Paseo. Mga ilang kilometer? 150 ko, yung 150 pesos ko, inaabot na ng 6 days ko yun. Balikan yun. 6 days. Grabe, sobrang tipid pala nun. Tapos ngayon pare, bumaba pa, di ba? Magkano na ang bis ang unleaded? 32? 32 ha? 7? 37 pare. Oh. Sobrang mura. Sabi ko sa inyo, mga tol, kaya recommended ko to sa inyo. Sa presyo niya na, magkano cash? 68 pare. 68, sa presyo na 68, tapos 150, 6 days. Sa NMAX namin, mga tol, na 4 bulbs. Yung 150, siguro nasa 3 days lang yon. 3 days or 2 days lang yon sa NMAX. Depende, laging gamit yon, ha? Sa laging gamit yon. Dito kay Honda Beat, mga tol, 6 days. Kaya maraming mga nagtatrabaho sa malayo, tulad ni Parin Biner, na ito ang pinili niya. Kasi nga matipid. Okay? Recommended to sa mga nagtitipid, mga tol. Tapos dun sa mga ayaw malate, sobrang sulit niya. Okay? Anong ma-advise mo dun sa mga gustong magkaroon ng... Advisable pa ba siya ngayon 2020? Tingin mo? Pare, sa tingin ko kasi ngayon, marami ako nakikita kasi sa tingin, marami, no? Diba? Ang dami. Kasi ano, nung una, akala ko hindi siya magano. Kasi nung una, parang medyo madaming lumalabas na mga magaganda. Magaganda, o. Parang nahihili ako. Pero nung nakikita ko na maraming lumalabas na ganun din, na Honda Beat din, nakikita ko na sa lubong ko. Ang dami. Talagang naka... Sobrang tipid, no? Sobrang okay, no? Okay. Tapos, tingnan nyo naman ang motor ko. Tatlong taon na yan. Magkatatlong taon ngayon sa May. So, isipin nyo ba na tatlong taon niya, mga pare? Kasi tingnan mo, sobrang... Nakita nyo naman sa montage, hindi ko na kailangang ilapit. Sobrang kinis pa. Tatlong taon yan. Nilinis muna yan bago namin i... Depende rin sa pag-iingat, pare. Depende sa pag-iingat. All stock yan, pare. All stock. So, yun lang, mga tol. Pasalamat muna tayo kay Biner kasi nagkaroon tayo ng content ngayon at natulungan namin kayo. Pwede ba ikaw na lang magsabi ng intro ko? Tandaan mo yung peace out ko yung huli. This is your man, JTB again. Hingang malalim. Sabi mo, peace out. Tapos tatakpan. Ano? Hingang malalim and peace out. Okay? Pagkatapos ko yun, this is your man, JTB again. Ikaw yung hingang malalim and peace out. Okay? Okay, mag-outro na kami, mga tol. So, maraming salamat kung bago ko pala sa channel ko. Click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka lagi sa mga uploads natin. At sana nag-enjoy ka. Comment mo sa baba kung may mga nasabi akong mali. At kung may re-recommend ka pa ngayon 2020 na FI na matipid sa gasolina bukod kay Honda Beat. Okay? So mag-outro na ako. This is your man, JTB again. Ingang malalim and peace out. Okay, tol. Paro, salamat ha. Okay, pare. Nagkaroon ako ng content sa'yo ngayon eh. Hindi ko naman alam na magkakaano tayo ngayon eh. Eh, ano ko, babe? Sa susunod na, ano ko, na motor ko. I-vlog mo din ha. Bakit? Ay, bebenta mo na yan? Oo. Bebenta ko yan. Hindi nga, ano, bibili mo? Magpapalit ako NMAX. Okay. Ang pangit eh, aliit eh. Kita mo nyo naman, para nahuli ako sa ride. Kaya magpapalit ka na, kailangan ko magkakaroon. I-review din natin yan. ABS. Oo. Basta ang gusto ko, kulay-kulay. Ha, kulay-kulay na ABS na NMAX.
puta ka. Ako lang nakakuli sa ride natin. Oo, nagpalit ka na rin. Pero naman ako malit, yung... Malit nga no, naiiwan ka sa arkada. Pero hindi ako papatalo sa mga arkada na iwan yung rekta ka. Ah, bukas ko pala.